Mga dudes, ang inyong senior na vlogger, Rick Rick. At ngayon po ay samahan niyo muli akong magluto ng isa na naman pong simple at kakaibang sinigang. Ito po ang sinigang na pata sa manggang hilaw at puso ng saging. Samahan niyo po ang magluto, mga dudes. Okay po mga dudes, ayan po ang ating pata. Hinugasan po natin yang mabuti bago po natin lutuin. Mga halagang 220 po ang nabili ko na pata. Yan, kaigyan lang po yan. Lalagyan po natin ang puso ng saging. 5 pirasong kamatis. Hinog, isang medium size na mangga, isang tali ng okra, isang tali ng kangkong, isang medium size onion, at 2 pirasong siling pansigang. Okay po mga dudes, sisimulan na po natin pagluluto. Okay po mga dudes, sa isang salangan, naglagay po muna ako ng mga 3 cups of water. Papakuluan natin sandali ang ating pata at yung unang kulo po ay ating tatanggalin para mawala po yung lansa or yung mga kung ano man yung nakadikit sa ating pork pata. Okay? Yan, ilagay na po natin. Hindi ko na po ginamitan ng pressure cooker. Mas okay na po ito. Ayan. Tapan po muna natin at hintayin natin na kumulo. Okay po mga dudes. Ayan po at nagkukuluan na. Patayin po muna natin. Hanguin po natin ulit yung laman or yung pata. Kung makikita nyo po, ayan po, may mga nakadikit. Yan po ang importanteng matanggal. Okay? Hanguin natin. Pagkulo po, mga 1 minute, tanggalin nyo na po o patayin nyo na po yung apoy. Ayan. At least, natanggal na po natin kung ano man yung kung mga nakadikit na dumi sa ating pata. Kung makikita nyo po yung mga nakadikit na yan, yan po yung importanteng matanggal. Okay. Yan. Pwedeng-pwede po rito din yung kamyas. Since wala po tayong nakitang kamyas, yung manggang hilaw na lang po ang ating gagamitin. Okay. At ito po ay itatapon natin at isasalang uli natin ang ating pata hanggang sa lumambot. Okay po mga dudes, yan po at nagsalang na uli tayo ng tubig na pagpapalambutan ng ating pork pata. Inalawang ko na po uli itong ating pata at ibabalik po natin. Yan po. Hanggang sa lumambot na po siya dyan. Siguro po abutin ito ng mga 40 to 45 minutes. Yan. Ilalagay ko na rin po yung ating sibuyas. Gusto ko po maraming kamatis. Yung kamatis po, buo ko pong inilalagay. At pag malambot na, tsaka po siya dinudurog. Yung pong ating isang buong mangga na tinanggalan ko po ng buto sa laman. Ayan. Inuulit ko na ang asim at alat ng ating niluluto ay naaayon sa inyong panlasa. Okay? Antayin po natin na kumulo. Lalagyan na rin po natin ng konting asin
para nanunuot yung asin sa ating laman para magkaroon na po siya ng lasa. Pwede rin po yung patis. Okay, bagay na natin ng konting asin. Ayan. At hintayin na po natin siyang kumulo. Takpan po ulit natin. Okay po mga dudes, tingnan na po natin ang ating nakasalan. Ayan po, at nagkukuluan na. Ilalagay na po natin sa low heat o low fire ang ating apoy para po mas madaling lumambot. Ayan. Antayin na po natin siya lumambot. Siguro po mga 40 minutes. Kung gusto niyo naman po pressure cooker, okay din naman po. Since hindi po tayong gamamit ngayon ng pressure cooker, kaya medyo matagal. Kung sa pressure cooker, mga 20 o 15 to 20 minutes, okay na po yan. Okay, takpan po ulit natin. Hintayin natin na lumambot. Ayan. Okay po mga dudes, tignan na po natin ang ating nakasalan. Ayan, luto na po yung ating kamatis at saka yung mangga. Tanggalin po muna natin. Para po sa akin, mas maganda po na niluluto ng buo yung ating kamatis at saka natin pipisain. Kaya lumalabas ang tunay na sarap at lasa ng ating kamatis. Ganon din po yung ating mangga. Ayan. Ganito po ako talaga akong magsigang. Para po, depende po yan sa diskarte ninyo, pero para po sa akin, ganito po. Ayan, saka natin ibabalik. Ayan. Yung mangga. Ayan. Kung mapupunan nyo po, madami akong video o marami akong niluluto na sinigang. Dahil ang sinigang po ang all-time favorite ng pamilya. Or ito po talaga yung aming pambansang ulam. Iba't ibang klaseng sinigang, may sa santol, may sa kamyas, may sa bayabas, may sa sampalok. Yan, kahit ano pong klaseng sinigang, favorite po talaga yan. Ganyan po para tumatalab na po sa ating karne or sa ating meat yung asim ng ating sinigang. Ayan. Ayan po, at hintayin na po natin siyang lumambot ng todo bago natin kumpletuhin ang ating sahog. Okay, takpan po muna natin. Ngayon po habang nagluluto tayo ay naglalaba. Ganyan po talaga pagka day off. Lahat ginagawa. Okay. 2-in-1 kumbaga, pagluluto at paglalaba. Okay po mga dudes, tingnan na po natin, umabot po ng 1 hour ang ating pagpapalambot. Yan po, at sobrang lambot na po. Ilalagay na po natin yung ating puso ng saging. Yan. At pagkatapos po nito, makuluan lang po natin yung ating puso ng saging. Ilalagay na po natin yung ating kangkong at ang ating okra. Ilalagay na po din natin yung ating siling pansigang. Putulin ko po yung isa para medyo may kick or may anghang. Antayin lang po natin na makuluan. Okay po mga dudes, ayan po at nagkukuluan na. Ilalagay na po natin yung ating kangkong at ang ating okra. Yan, sandali na lang po at luto na ang ating sinigang na pata sa puso ng saging at sa manggang ilaw. Okay, so yummy! Ayan, pwede na po natin tikman.
Kimbay! Tamang-tama po yung asin at yung alat. Inuulit ko na ang asin at alat ng ating niluluto ay naaayon sa inyong panlasa. Okay? Okay na po sa akin to. Ayan. Ito po ay sinigang na pata sa manggang hilaw at puso ng saging. Luto na po ang ating sinigang na pata sa manggang hilaw at puso ng saging. Happy eating, mga dudes! Mga dudes, sinigang na pata sa puso ng saging at manggang hilaw. So yummy!